Musta yung pag-record sa Panandalian? Wag lang, Matt. Wag lang, Matt. Wag ka mag-ano, linya ko yan. Sa akin mo nakuha yung wag lang, Matt. Wag niya akong lilinya na anong linya ko. Hindi, joke. Ba't yung ginagawa? Anyway, sige, Jerome. Kwento ka about the recording process nung Panandalian. Kwento na agad. Ano gusto mo? Shoutout! Shoutout! Ano ba? Hindi ba? Shout hindi naman ako sa-viewer. Sige, shoutout! Shoutout! Shout sige, batiin ko lang yung mga friends ko na nanonood. Yung mga friends ko na friends din ni Meg. Sige, yung drop ka rin sa Lajon. Hello! Anyway, tungkol sa song, naalala ko na nagpre-prepare tayo. Hindi ko alam kung nagpre-prepare tayo nun. Basta, nagpre-prepare tayo para sa isang online event. Nung una mong pinarinig sa akin yung demo nung Panandalian. Tapos, very raw. Tapos, kung maririnig ng mga tao yun, hindi ko siya trip. In a sense na yung katulad niya na sinabi mo kay Enzo kanina, you were playing it like parang rock. Pero, yan. Parinig mo. Yan. Pero, the theme of the song is very mellow. Tapos, talagang malalim. So sabi ko, sana ganito ganyan, sana may mangyari pa. Tapos ayun, hanggang sa nagkaroon tayo ng ibang members, nagkaroon tayo ng transition. Ayun, nakakatuwa lang kasi ang ganda ng nangyari sa song. Diretso na ako dun sa process. Ayun, nakadalawang session kami ng arranging. Tapos Shout out nga pala sa On King Studio. Sobrang sarap mag-record doon kay Sir Marvin Querido. Yes. ayan, for all the people nanonood ngayon, we recorded the song at On King Studios. Tapos we are super privileged kasi the studio is really awesome. Tapos, hindi lang sila kompleto. Like, you can choose. Like, hindi pagdating sila kompleto sila. Ano yun? Hindi sila kompleto. Sobra pa sila sa kompleto. Sobra sila. Nakakatawa lang kasi pagdating namin dun sa studio, ano yung music na, ano yung genre ng music nyo? Kasi meron kaming tatlong drum set na naka-ready. Ganun sila ka-ready. So, ayun. We played with a lot of dynamics, like talagang inupuan namin to, like siguro sa part na ganito maganda kung yung yung bass and drums, tapos para lumitaw natin dito sa yun sa unang part, parang di po narinig ko sa kanila ng live na like nasa studio ka mag for arranging, tapos pinarinig ko sa kanila ng live. So, kinanta ko na isang beses. Sabi ko, anong gagawin natin sa una? Like anong input niyo sa una? Kasi, syempre, freedom of expression yan. Ang hirap ituro na agad. Naganda lang. So, ginawa ko, Kuya Daryl lang, ang unang take niya is keyboard lang, tapos vocal. Sabi ko, hindi, nagawa na namin sa pasensya. So, out! X yung idea. Sabi ko, nagawa na eh. So, X na yun. Tapos sinabi ko sa kanya, since siya yung nagsalita, sabi ko sa kanya, Kuya Da, bass na lang. Bass na lang. Ikaw nagsabi? Ikaw yung ano. So yun ang nangyari nun. Sabi, sige Kuya Daryl. Yun yung unang time na na-meet ko si Kuya Daryl. Tapos yun na agad yung sinabi ko sa kanya, ikaw mag-bass. Bass ka sa una. So yun, tinipa niya yun, A minor girl. Yun yung nangyari. Tapos pagkasabi niya nun, parang gusto niya may kasama or ayaw niyang ganun kahubad yung tunog. So, sige, Jerome, ganun. Ayun, hesitant siya sa umpisa kasi, yun nga, yung idea na
instead na guitar yung gagawa ng intro part, we decided na since we're looking for new ideas, new sound, sinadjust nga natin na si Daryl na yung gumawa ng intro part. At first, hesitant siya, pero yung nakita niya yung outcome, yung nakita niya yung possibility na, oh, pasok siya, pwede. So talagang pinush natin yung part na yun. Gusto ko lang din i-add yung nakita natin na importance na lumita yung lyrics. So yun sa first part ng ano, yung may lyrics na, talagang iniwan namin si Meg doon with her guitar. Which is hindi cliche kasi I don't wanna pinpoint other songs, pero 'di ba, pag nag-umpisa yung song sa intro with guitar tapos nagdiretso sa lyrics, parang it's kind of, so ayun, ganun nag-build up yung ano, song process. Ayun. I think to say about the recording, musta naman? Magsabi ka lang ng magaganda. Ayun nga, sa recording process, katulad na nabanggit ko kanina, we were given a lot of options. And when I say options, iba't ibang klase ng gamit, mics, kompleto sa studio eh. So, and bukod sa drums, and sobrang ano na to, sobrang techie ano na to. Gumamit ako ng dalawang snare for the song para, alam mo yun, may dynamic siya. Tapos, yan, saya. Masayang mag-record sa On2 Studio. And yun, congratulations sa song. Meg! Kung alis ka rin lang pala, bakit pa ba simulan, ako'y pinaniwala.